So ngayon naman ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-estimate ng weight ng goat. Okay. So pinag-aralan natin yung basic parts ng external anatomy. Ano? So importante yun kasi meron tayong mga kakailanganin na parts nung in-identify natin sa external anatomy ng animals para masukat yung measurements, two measurements na kailangan natin to estimate the weight. So una kasi kailangan natin malaman yung heart. Heart girth, again, is just the circumference of the chest. So, upahanin natin yung heart girth. So, gagamitin natin yung unit na inches. Okay. Okay, yung heart girth ng animal ay 29 inches. Okay. So, ang susunod is yung body length. Paano ba natin kinukuha yung body length? Ngayon, dapat maalala natin kung saan makikita yung tinatawag na point of shoulder at saka pin bone. So, point of shoulder, it is the joint that connects the scapula and the humerus. So, ito yung scapula, ito ang humerus. So, yung joint na nagko-connect sa kanilang dalawa ay yung point of shoulder or the shoulder joint. So, this is the point of shoulder. Ngayon, asan ngayon yung pin bone? So, pin bone, saan nga uli makikita? So, nandito sa may rear end ng animal. So, yung prominence dito. Paano kukuhanin yung body length? Body length is just the distance from the point of shoulder. So, pwede kayong mag-start dito, pwede rin dito. Okay? From the point of shoulder to the pin bone. So, pin bone, point of shoulder, so 27. Pwede na natin gamitin yung mga values na yon sa pag-estimate ng body weight. So, this animal has a heart girth measurement of 29 inches. And then, the measurement of her body length is 27. Formula natin in estimating the body weight of goats. So, heart girth squared times body length divided by 300. So, that formula will give us the estimated body weight in pounds. So, para ma-convert natin yung into kilo, we need to divide it by 2.2. In this case, so ang heart girth nitong animal ay 29 inches. And then ang kanyang body length ay 27. So 29 times 29 times 27 divided by 300 divided by 2.2. That would be the estimated body weight in kilo. Okay. May shortcut tayo doon para hindi na natin dinidivide pa sa 300 and 2.2. So, pwedeng ang gawin nating formula ay heart girth squared times body length divided by 660. So, instead of using 300 as the divisor first and then 2.2, so, gagawin na lang natin, ila-direct natin na ang gagamitin nating divisor doon sa formula is 660. So, heart girth squared times body length divided by 660. So, that would give us automatically the estimated body weight in kilo.